Welcome back again dito sa ating vlog. So today guys, pag-uusapan natin ano? Tungkol sa noon issue ng NMAX. Yan, so let's go! Guys, bago tayo mag-start, no? Kumusta naman yung mga nakapunta ng Inside Racing, no? So, ayun, sana hindi pa butas ang bulsa niya. Alright. So, ayun guys, gaya nga ng sabi ko, issue, no? Ng NMAX. So, ito, kalimitan to sa NMAX na naka V2.1 or sa V1 meron din ata. So, siguro sa 10 NMAX is 8 ang meron nito, ano? So yun yung lagitik. Ayan, yung lagitik guys, merong lagitik sa may bandang fan side, sa radiator side, doon sa pinakaloob maririnig nyo, ano? So parang holen yung maririnig nyo, ano? Parang siyang holen na naguumpugan or parang may kumakalansing sa loob, no? Pag-usapan natin yung issue na yun guys, ano? Since itong ating motor is 3.5 pa lang yung auto niya. Ayan, no? 3.5 pa lang. Then, nakaranas na tayo nun. Nung una, nung bago pa lang itong motor ko, pagkalabas ng kasa, narinig ko na kagad yun guys, yung lagitik na yun. So, lumalagitik na siya. Siguro, nagtagal yun ng mga 2 weeks or 1 week. Since bago pa yung motor, syempre hindi ko inisip na issue agad to. Kumbaga, nasa break-in period pa lang eh. So, ayun, di hinintay ko mawala. Niride ko lang ng niride. Brake-in ko lang. Then after, siguro mga sa ano ko, nung pagka first change oil ko, yung 500, doon na nag-start na wala guys. Doon na nag-start na wala. Then, pagdating ko ng 3,000 naman na kilometer, nung nag-change oil ako, then napansin ko bumalik. bumalik yung lagitik. Ayun. So, ngayon medyo nakaka-stress kasi akala ko hanggang doon na lang, pero bumalik siya. Then nag-research ako, no, kung normal ba 'to or ano sa mga Facebook group na sabi nila sa camshaft bearing daw, sa may CVT daw, marami guys, yung mga Facebook mechanic, no? Marami silang sinabi kung ano ba talaga, kung paano ayusin, ganito, ganyan. Pero, i-share ko sa inyo guys kung ano yung ginawa ko. At ayun, so far, nawala na yung lagitik niya. After siguro mga 2 months ko itong ano eh, tiniis eh. Tsaka 2 months kong sinerch kung ano ba kung pwedeng gawin dito. Kasi minsan guys, nakaka-hassle lang ba yung naririnig mo yon. Nangyayari yun guys pag naglo-long ride ka, yung pag mainit na yung makina mo, doon siya pumipitik. Pag bigla kang idle, doon mo maririnig, sobrang lakas. So ayun, share natin guys, no, kung paano natin na inayos. So ayun, let's go. Ang una natin ginawa, no, based dun sa mga nababasa natin na trinay daw nila at nawala nga yung tunog, is yun sa panggilid. So ayun guys, chinek natin yung panggilid at saka yung slider piece, kasi yun daw, try daw magpalit nun. So nagpalit tayo ng slider piece. Awa ng Diyos, ganun pa rin. Doon pa rin yung tunog, ano? So, akala ko doon maayos. And then, sabi rin nila sa may fan daw ng sa may radiator. Pero feeling ko wala naman doon yung magneto. Feeling ko wala doon eh. And then meron akong isang nabasa, ano, na sabi change oil daw. So nung nag-change oil sila at gumamit sila ng ibang oil, doon daw nawala. Then ayun, bigla ako nagkaroon ng churi na pwedeng sa oil nga ito, no? So ayun guys, nag-research ako.
Then, napansin ko kasi guys na pag yung motor, yung mainit na, yung halimbawa, galing ka ng long ride, isa doon lumalabas yung lagitik. Then, yung time kasi na, yung oil kasi natin is umiinit. Pag mainit na, ayun, doon na nga lumalabas. So, naisip ko, no, pwede ito. Pwede nga yung oil ang may kasalanan. So, naghanap ako ngayon ng oil na yung hindi gaanong mainit sa makina. Kumbaga, yung may nakalabel doon na yung build up ng heat sa makina mo is wala. Kumbaga, pre-prevent niya yung heat build up. So, naghanap ko ako ng oil na ganito, no? So, yun guys, nag-try tayo ng oil na i-change dito. So, galing tayo ng ano guys, ng yung blue core na Yamaha. So, nakailang change oil? Apat na beses din tayo doon. So, nag-try ako mag-change oil guys ng ang unang oil na ginamit ko isa yung AX7 ng Shell. Yung 10W40. So, nag-try tayo noon. Naka 2 cycle din ako doon sa ano na yun, hanggang sa mawala. Pero, andun pa rin guys, andun pa rin yung lagitik niya. So, medyo nakaka-bother, di ba? So, hindi ako sumuko guys. Nag-try ulit tayo ng ibang brand ng oil. So ngayon, nagbasa-basa na ako ng mga description ng mga oil. So to the point na dito tayo napunta sa Pertua oil na PowerTech. So ayun, tinesting natin yung oil na yun. And ayun, sa gulat ko, ayun, nawala nga guys. Hindi naman siya totally nawala. Meron na lang siyang paunti-unting pitik. Pero masabi ko na hindi na siya tulad ng dati. So ipapakita ko guys yung oil. So yun, let's go. So yun guys, ano, eto siya ngayon, galing sa labas. So nai-ride natin. Ayan, mainit pa siya. So ang auto natin ngayon is 3,559. So guys, eto na yung tunog niya ngayon. Usually dito niyo maririnig yun eh, yung parang hollen, parang pumipitik na ganon. So ito ganyan guys, is galing tayo ng takbuhan, galing tayo ng Limus. Then pag uwi natin, syempre mainit yung makina. So far guys, wala na, meron na lang siyang coating pa isa-isang pitik. Papakita ko. So off muna natin ang PCS. Yan. So medyo purity natin ng konti, ano? Tapos pag idle, ayan, may pa isa-isang pitik. So ayun, sana naririnig nyo, pero halos wala na. Pero minsan, merong pitik eh. Patayin nga natin. So ayun guys, minsan meron siyang paisa-isang pitik, pumipitik pa rin siya, pero more on wala na siya eh. Siguro gawin natin 2 cycle muna ng change oil nung ginagamit nating oil ngayon. So ipakita ko lang yung oil natin, alright? Alright, so ayun guys, ito yung gamit nating oil. So gaya nga sabi ko, nag-start ako after nung blue core, eto yung trinay ko. Kasi itong Shell na AX7 na to, ito rin yung gamit ko sa Genyo eh. Okay din to guys eh. So ito yung first na trinay ko. So ayun, dalawang gantong binili ko eh. Kasi dito sa AX7 wala silang 1 litro. Ang meron sila is yung 5W40. So ayun. Ay, by the way guys, konting ano sa oils ano. Ang pang scooter natin guys is ayan, Jaso MB. Ayan guys, lagi nyo i-check yan. Jaso MB meaning pang scooter yan, automatic. Yung Jas, yung isa naman na pang ano, yung sa mga dekadena, Jaso MA naman yan guys. Ayan, API SL yan, pang gasolina. Mas importante yan guys, Jaso MB pang scooter. So ayun.
Dito naman guys sa ano niya, dito yung W 10W40, yung 10W na yan guys is yung sa winter yan. So kumbaga wala naman tayong winter dito eh. So pag malamig, yan ang viscosity ng oil nyo, 10. Then pagka uminit na at pagka yung motor nyo is running na, nasa running temp na, hanggang 40. Hanggang 40 yun lang yung viscosity niya. So ang importante guys is yung pangalawang number, yung 40 na yan. Yung viscosity na yan, yun yung pinaka-importante. Since si NMAX is ang ano niya sa manual is 40. 10W40. Dun sa may ano niya guys, sa winter niya na viscosity, kahit ano doon, 5W40, okay lang yun. 15W40, okay lang yun. Basta importante, yung 40. Yan. Yan yung pag mainit na yung motor mo. So, ayun, balik tayo. So, eto guys, yung ginamit ko, Shell Advance na AX7. So, nakadalawang palit ako nito, nakadalawang cycle ako. Naghihintay ako na mawala. Pero wala pa rin, hindi pa rin siya nawala, andun pa rin. Then ayun, ito guys yung ginamit natin na pangalawa. So sabi ko, try tayo ng ibang brand. So ito yung trinay ko na sa Pertua na PowerTech Matic. So ayun guys, nawala. So binasa ko lang yung description dito guys. Oops. Binasa ko lang yung description dito. Makikita nyo. Ayan, prevent heat build up. Yan yung unang naano ko. So meaning malamig to sa makina. Hindi siya yung ganun ka init siguro. 'Di ba? So ito yung trinay natin and so far, ayun nga, doon siya nawala. Na hindi naman siya nawala, meron konti-konti pa rin. So ayun guys, ano ba masasabi ko sa oil na to? Siguro gagawa na lang ako ng ibang vlog, i-review natin to guys. Kasi maganda to. Maganda tong oil na to. So ayun, yun lang naman guys. Medyo nawala na yung nakakarindi na tunog dito. So sana hopefully sa next na change oil natin ito is talagang mawala na talaga siya. Kasi guys, ang feeling ko yung oil ng Yamaha na Blue Core is maganda yon. Maganda yon from 0 to 500 or 0 to 15 na odon nyo na yun ang ginagamit nyo. Importante guys din sa first 500 nyo is magpa-change oil kayo gamit pa rin yung Blue Core. Huwag muna kayong gagamit ng ibang oil. So yung Blue Core maganda yun pag brand nyo pa yung motor mo. Pero pag malayo-layo na ng takbo mo, I suggest siguro gumamit na kayo ng ibang brand. Sa pagpili naman ng oil guys, importante kahit anong oil yan, same pare-parehas lang naman yan eh. Ang importante kung saan lang siguro hiyang yung motor mo. Eh sa akin, dito siya naging maganda sa Pertua. Hindi ako sponsored or anything. So eto lang talaga yung nagustuhan ko ngayon. Marami akong gustong itry sana. Andyan yung Motul, Kicks. Pero ito yung pagkabili ko nito is goods na goods. And then, ayun guys. So, kung ito gumana sa akin, try nyo rin sa inyo. Kasi baka ito rin eh, ang solusyon dun sa may sakit ng ulo niya na lumalagitik doon. Pero, disclaimer lang, kung hindi man ito gumana sa'yo, ano, mag-try ka rin siguro ng iba, tulad ng ginagawa ko, ano. Pero, hanggat maaari, huwag nyo munang ipagalaw yung sa makina, yung mga cam bearing, yung mga ganon. Kasi parang ang bago pa ng motor mo eh, para magkaroon ng issue na ganyan, di ba? So para sa akin lang ha. So ayun, good luck sa ano, sana mawala yung ano nyo pag gumamit kayo neto. So ayun, yun lang naman. Alright, peace out.